Hi and welcome back to OP Channel. Ito ang channel ng mga ordinary people na tinatanong na parang artista at sumasagot ng parang artista. And today is Wednesday at kapag Wednesday, meron tayong new fresh episode. Please do not forget to like, share, and subscribe. So hi everyone! Well, Leo knows me as Dana. I'm a full-time entrepreneur. I'm also a mom. I used to work in call centers from 2003 up until 2017, if I'm not mistaken. Well, ang una ko sigurong tanong, bago tayo pumunta doon sa random QA, dali mo muna kami doon sa journey mo from a regular employee, tapos ngayon you have a business of your own. Ano yung journey na yon? Bakit nangyari yon? Bakit mo iniwan yung corporate world? Ano ang nag-inspire sa'yo? For the longest time, because I'm a breadwinner and I'm a single mom, so I support my, I'm an only child to my mom, but I have siblings with my dad. But I grew up with my mom, and when I had my firstborn, so I was also a single mom, so I was the only one supporting my son. For some reason, I've always wanted to also have my own business. Hindi ko alam how to start. I didn't know what business to venture in. Mahilig ako sa feng shui. So there was a time na nagpa-feng shui ako. And then based on my sign, animal sign, my personality, and my birthday, marami kasing factor. I need to be in a service-related business. So, mga time na iniisip ko, baka spa or salon, something like that. Pero never pa din siya nag-push through. And then when I got to know my partner, since at IT related yung skills niya, so parang binild up niya yung profile ko sa Upwork. Kasi sa Upwork, ang mga trabaho ko nun was research work, social media, di ba? Weird. Ibang-iba sa call center. Ang ginagamit, pag naghahanap siya ng project, ginagamit niya yung profile ko. So, nagkakaroon kami ng clients na we were building. Nabibuild yung profile. Tapos sabi ko nun, sabi ko, bakit hindi mag-open ng parang build a company na would target international clients na gawa ng websites. Wait lang, Dana. Ah. Nalalaglag yung kilik mata mo. Oh my God! OJMD, tell us something more about it. It's anything related to e-commerce. So, okay. Build websites, we conduct trainings and workshops, anything related to e-commerce. Parang the biggest branch of OJMD now is our drop shipping or our fulfillment service. You have an online store. All the products that you market in your online store, wala kang product. So, the products that we can fulfill for you, doon ka magpipili ng mga product na i-market mo. Tapos, pag magka-sale ka, kami yung mag-process ng order. Kumbaga, we buy the product for you, we would pack the item, give it to a courier, si courier ang magdadala kay customer. We receive the payments. Tapos, we remit the money to you, deducted all the costs. You have an online store na you don't need to invest on products. You can focus your money on marketing. Para sa mga viewers natin, I will link in the description below yung website or yung contact information ng OJMD to know more about them. Iniwan mo yung corporate world di ba? Paano yung SSS, pag-ibig, health card, wala bang fears sa'yo? Dapat magbayad voluntarily ng mga SSS ganyan kasi ako hindi ko siya nagawa, to be honest. Actually, nagbayad lang ako ulit ng SSS nung nabuntis na ako eh. Siyempre, gusto ko makakuha ng benefit, diba? Pero, siyempre, alam mo yung sa pagnasanay ka kasi na may nagbabayad for you. Pag business ka na, ikaw na mismo yung pupunta ng SSS, kailangan talaga magbayad kasi sayang yung benefits. Ikaw rin ba yung isa sa mga naniniwala na ang asenso talaga ay nasa pagbibusiness versus sa just staying an employee? It's hard to compare kasi sa business, ang daming risks. Kung hindi malakas ang loob mo, kung hindi ka prosigido, kung wala kang pera na masusunog, sunog ang tawag namin dun eh. Kasi hindi naman siya agad-agad na successful ka sa umpisa eh. Not unless naswertehan ka na yung product na binibenta mo, winning item, tawag namin winning item siya agad.
So, if hindi malakas yung risk appetite mo sa pagsusunog ng pera, hindi ka prosigido na, kumbaga parang ako nung time na yun, kumbaga kami nung time na yun, pinasok na namin to eh. So, kumbaga parang dire-diretso na. Sa corporate world naman kasi, friend, iba pa, iba kasi yung meron kang inaasahan na every 15th and 30th eh, di ba? Regardless if agent ka lang or team lead ka lang, di ba? Kumbaga parang sa corporate world kasi, or not just corporate world, but if you are an employee or if you are employed, if gusto mong tumaas yung sweldo mo, so ang aim mo is to do better. Kasi if you do better, pwede kang ma-promote, tataas yung sweldo mo. Hindi ko naman masasabi na you can be more successful in a business or you can be more successful in a corporate world. It really depends on ano ba talaga yung gusto mo. Sa business, mas maraming risks compared sa kung employee ka. Do kung employee ka din naman, kung di ka naman masipag, paano ka naman mapopromote? Sabi mo, hindi naman kayo kaagad kumita, medyo may mga risk. What kept you going? Bakit hindi ka sumuko? Marami kaming kakilala na who became good friends na nagawa nila. Ganyan lang talaga sa umpisa. Pero kung pursigido ka, magiging successful ka, which happened to us. I remember sinabi ni JM yung kailangan hands-on. Ito, oh, kailangan gano'n kasi hindi mo siya pwede iasa sa ibang tao. Tinanong ko kay JM kung magkano yung unang pinuhunan niya. Sabi niya mga less than 1,500 or 1,000 yata. Ikaw, magkano yung pinuhunan mo? Siguro sa products, ang investment namin was around 30K. And hindi ako naging successful dun sa in-invest ko na products. Bakit hindi nagbago yung desire mo to do a business again? Kung gusto mo talaga marating ng isang bagay, regardless of what it is, kailangan ano ka talaga, push ka. Kasi kung hindi ka magpo-push, I don't think you can achieve anything that you would want to achieve. Yeah. Do you like to be just a plain housewife? Ano ang view mo sa mga babae na they chose to give up their career para maging full-time homemaker? If given the chance, diba, kung maswerte kang makahanap ka ng kapartner or asawa na sobrang yaman, diba, na hindi mo na kailangan magtrabaho, I would want to be able to experience. Hindi nagtatrabaho, diba, kung magda parang homemaker ka lang, sa bahay ka lang. And it's also not easy to be a homemaker, diba, nakakapagod. Given a chance, diba, minsan gusto rin naman natin magpahinga from... Kasi ako, sabi ko nga, I'm a breadwinner. I'm also a single mom. So, hindi ako pwedeng, kumbaga, yung training ko sa sarili ko is, walang pahinga. Walang pahinga-pahinga. Dahil, wala akong aasahan, kundi sarili ko. Tapos, may pinapakain ako, may mabing ng buhay ako na kapamilya ko. Kung plain housewife ka, you don't have your own money, hindi ba nakakawala ng identity yun? You have a career, you're college graduate, ang ganda ng work mo, naging manager ka, tapos you will just become a plain housewife. What can you say about that? Hirap ng tanong mo, friend, ha? Ay, siguro, ako naman, parang, I'm just simply saying na, if given the chance, why not? Pero, diba, kailangan si husband, kailangan generous yung husband ko. Hindi pwedeng, yung walang pera. I can only say na it's okay to be a plain housewife if my partner can support me. Ang konsepto ko kasi, if for me to be a plain housewife is, I don't need to work to support myself. Parang ganun. Kumbaga sa bahay lang ako, mag-aalaga lang ako ng mga anak ko. Aalagaan ko lang yung asawa ko. Pero not necessarily thinking. Kasi parang pag-inisip ko na wala akong pera, ayoko naman ng ganun. Importante ba para sa mga babae na magkaroon sila ng sarili nilang pera? Kailangan may sariling pera kasi hindi naman pwede yung lahat na lang iasa sa partner. What if, kasi it depende rin yan sa katuwang mo sa buhay. Kung ang katuwang mo sa buhay ay generous, siguro okay lang na wala kang, umaasa ka lang ng pera from the partner. Pero kung bago ka naging plain housewife, a career woman ka at nakapag-iipon ka, siyempre maganda rin yung meron kang sariling pera. So I think it all depends on what kind of relationship you have with your partner or ano ba yung estado ng dalawa sa buhay. Kasi technically, 'di ba, sabi nga nila sa panahon ngayon, hindi na uso yung ang babae sa bahay lang. As much as possible sa hirap ng buhay, kailangan pareho kayong nagtatrabaho. Though, one of the things that I learned, children need their parents. Kasi ako, from the time na nag-work ako, kahit na nagkaanak ako, talagang work ako eh. Very workaholic ako. Pero nung time nga na I had to stop working, tapos nahirapan ako maghanap ng trabaho, tapos biglang nag-work from home ako, dun ko na-enjoy yung panganay ko. Dun ko na-enjoy yung time namin together. Nagtatanim ka ba ng sama ng loob? Oo. Yes, kasi ang patience ko is extremely wide.
Pero pag dumating ako sa point na ayoko na talaga, kaya kitang kalimutan. Parang kahit gano'n, kahit pa yung relationship natin dati is para tayo magkapatid or mag-best friend talaga. Mag-best friend tayo ng sobra. Pero pag either sumobra yung tampo ko or sumama talaga yung loob ko sa'yo, kaya kitang kalimutan. Yung nakasamaan mo ng loob, pwede pa bang manumbalik o magbalik yung relationship? Hindi ko alam. Depende siguro kung paano kumagitama kami ulit or magkausap kami ulit, kung paano yung magiging scenario. Hindi ko siya tinutuldukan, pero hindi ko rin sinasabi na magiging okay, parang ganyan. Siguro yung civils, ewan ko ha, kasi yung so far dalawa na sila eh, yung isa, parang hindi ko masasabi na kaya akong ibalik. Hindi kanya kayang ibalik? Ibig sabihin ba nun, ikaw yung naging bad? Kasi parang sa first, lies, parang mga ganon. Parang mga, ang daming inventong kwento. Parang ganon kasi nangyari. Ang daming inventong kwento hanggang sa nalaman namin na ibang friends niya na parang invento-invento. Tapos from the time na we confronted, hindi na talaga nabalik eh. Yung isa naman, hindi ko masabi kasi kababata ako. Tapos super best friend. Tapos nagkatampuhan dahil sa trabaho. Dahil sa negosyo. Okay. Siya actually yung isa sa mga kasama ko nung sinastart namin yung fulfillment service. Siguro nasobrahan na siya sa akin. Pero feeling ko ganun siya. Para ako naman, feeling ko naman din, nabastos ako sa harap ng staff ko, parang ganun. Tapos yung feeling ko na dahil close na close kami, nagawa niya sa akin yun. Pero alam ko din naman na, to give her the benefit of the doubt. I know that I gave her a difficult time also. Sobrang pressure din ako. Kasi iba yung, if I would compare being an operations manager compared to running a business of your own. For me, mas stressful yung run your own business kasi pera mo yung nawawaldas pag may mga mali. Ano-ano ang mga fears mo for RB at para sa mga kambal? Bigyan natin ng background kung sino si RB at sino yung dalawang kambal. So RB is my firstborn. He's 10 years old. He's a special child. So he has autism spectrum disorder. Pero ang pinaka naapektuhan sa kanya is his social skills and yung speech. Nagsalita siya para siyang ibon. The other two kids are twins. Magto 2 months pa lang sila on August 11. Though, hindi ko alam kung kailan ito mag-show. Pero 2 months sila by August 11. They're half Filipino and they're half Nigerian. So they have a foreign blood. Yeah. For RB, pinaka-fear ko for him is, ano pag wala na ako? Ano pag wala na yung mom ko? One of the things that I'm thankful naman, dahil special child siya is, hindi ko problema ang barkada. Hindi ko problema ang bad influence kasi nasa bahay lang siya. Iniisip ko na, parang, ay, mas okay na lang na special yung anak ko kasi hindi siya na, alam yun, you know how kids can be nowadays, di ba? Yeah. Or, so hindi ko fear yun. Sa kambal ko naman, parang wala pa akong fear for them. Yung tipong because of their nationality, because of their color, feeling mo ba mabubuli sila? Feeling ko hindi. Kasi yung tatay nila, feeling ko, tuturuan sila ng mga away. Sorry, ako nakatakot ko kung mag-mambugbog. Alam ko na, ang fear ko pala para sa mga anak ko, sa anak kong kambal. Ilang babae ang paiiyakin, susto po Lord. Parang mga ganon. Ilang babae ang iiyak. Ilang babae ang, alam yun, kailangan ko i-console dahil pinaiyak sila ng anak ko. Si RB, iba yung father, tapos si yung dalawang kambal ay iba din yung father. Wala bang fears na magkaiba sila ng ugali, magkakasundo ba sila? Si RB, ang una kong fear is jealousy. Since for 10 years, yung dalawa lang, and yung doon siya ng mama ko. So, nung the time that I got pregnant, ang fear na namin was, magsiselos talaga si kuya.